Hello mga kapatid, I am Ramel and welcome back to my YouTube channel. Yay! For this video, isishare ko sa inyo yung mga sinyalis para sa guys malaman nyo or malaman natin kung crush din ba tayo ng ating crush. Kaya kung gusto mo malaman yung mga sinyalis na yun, magkuha na kayo ng bullpen, lapis, or mut at para sa kayo, ismalista nyo na yung mga signs na ibibigay ko sa inyo ngayon. Alam naman man natin mga kapatid na napakasarap sa feeling, sa pakiramdam, na crush din tayo ng crush natin. Minsan na crush din tayo ng crush natin. Minsan nagtatanong tayo nga, paano ko ba malaman na yung taong gusto ko is meron din gusto sa atin? So kaya kung gusto nyo yung malaman, panoorin nyo na itong video to at itong video to ay para sa inyo. Then, at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. At kung gusto niyo pa niyo pong maging updated sa next video at next vlog ko, just click the bell notification. At sa mga hindi pa po, at sa mga nakasubscribe na po, kapon-kap, thank you so much kapatid and thank you so much sa suporta na, inyong ibiniligay sa akin. Okay na, so mga kapatid, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Tanungin niya kung ano ang pangalan mo. Ah! Ano naman natin kapatid na hindi tayo tatanungin ng isang tao kung hindi siya interesado sa atin. Diba? Bakit niya naman bigyan ng panahon yung pagtatanong kung ano yung pangalan mo kung hindi siya interesado sa iyo? Lalong-lalo na nasa maraming tao ka. Of course, masasyaka, nabibigla ka kung na sa dinamitaming tao, bakit ikaw pa yung tinanong niya. So, kasi nga, meron siyang interes sa iyo. Kasi nga, meron siyang gusto sa iyo. Okay, ikalawa, hihingin niya yung number mo o yung social media accounts mo. Bakit? Bakit hihingin yung number mo? Para sa gayoy, is meron siyang contact sa'yo. Then, masasyak ka na lang bigla mga kapatid na sa pag-open mo ng social media account mo sa Twitter mo, sa Facebook mo, or sa Instagram mo, is finalo ka niya or in-add-friend ka na niya. Okay, bakit? Para sa gayoy, is meron na siyang panahon na makausap ka or meron na siyang panahon para sa gayoy, is makapag, ano sa'yo, kumbaga mabigyan mo makilala ka ng mga kapatid, kapag tinitipigan kanya ng matagal. Okay, bakit naman tayo tinitipigan ng isang tao, di ba? Forget na lang kung meron tayong dumi sa mukha. Okay, so doon masasya ka na lang. Or magtataka ka na lang kung bakit kanya tinitipigan. Then, kapag titingin ka sa kanya, ay bigla siyang iiwas. Okay. Kahit ako mga kapatid, ganyan din kasi ako kapag may gusto ako ng isang tao, kapag tinitigan ko siya, kapag tinitigan ko siya, tapos bigla siyang tumingin sa akin, bigla akong iiwas. Bakit? Kasi nahihiya ako, kasi nakakahiya na baka malaman niya na bakit niya ako tinitigan. So, huwag muna tayo magpahalata, diba? Huwag muna tayo magpahalata na gusto, siguro what I mean is, hindi muna siya magpunta dahil ayaw niya mahalata na siya mga kapatid. Huh? Gusto ka rin niya. Ayaw niya mahalata mo yun na interesado siya sa iyo. Okay, ika-apat, tinatanong ang mga friends mo kung may BF ka na. Okay, so bakit niya tinatanong or bakit niya itatanong sa mga BF mo? Yung sa mga BF mo, yung sa best friend mo, kung may BF ka na. Okay, kasi nga, para sa ganyan, malaman niya kung single ka ba o hindi. Para sa ganyan, kapag malaman niya na single ka, doon na siya magdala mo. Doon na siya, unti-unti, gagawa ng paraan. Para sa ganyan, is makuha niya na yung attention mo. Okay, next, ikalima, he always have helping hands for you. So, lagi siyang andyan para tulungan ka. Halimbawa, nasa classroom ka, tapos nakita niya na wala ka ng upuan. So, mag-offer talaga yan siya na yung upuan niya is ibibigay niya sa'yo. At halimbawa, nasa bus ka, tapos magkasama kayo. No, accidentally na magkasama kayo sa isang bus, tapos puno na yung bus. At alam niya na ikaw nakatayo lang. So, hindi yan siya magdadalawang isip mga kapatid na mag-offer talaga. Kasi nga, nagpapa-gentleman siya. Okay? Kaya pinapakita niya na deserve siya para sa'yo. Okay, yun siya. Halimbawa din, is meron kang mga dala. Meron kang dalang bag, or notebook, or what I mean is, aklat. So, mag-offer din siya na dalhin, na siya yung magdadala. No,
para sa iyo is hindi ka mabibigatan or hindi maging hassle sa iyo. Okay, so yun siya. Next, ika-anin. Kumakanta malapit sa iyo. Of course, nagpaparinig mga kapatid. Halimbawa, yung kinakanta niya is akin ka na lang, akin ka na lang. Oh, kasi nga, gusto niya iparating sa inyo na gusto niya is maging kanya ka. Ang gusto niya is mapunta siya, ay mapunta ka sa kanya. Ah! Is, kumakanta siya malapit sa iyo kahit na sintonado pa yan siya o maganda pa yung boses niya. Basta gusto niya lang is kumakanta siya na malapit sa iyo para sa gayon is maipahiwatig niya kung ano yung nararamdaman niya. Kumbaga, kung hindi niya kayang sabihin sa iyo yung mga salita na yun, is dinadaan niya sa kanta o sa isang meal. Okay? Next, 7. Pagin niyang kinukompliment yung mga bagay-bagay na nakikita niya sa iyo. Halimbawa, halimbawa is nagsuot ka ng damit. Lagi niya sabihin sa iyo na, wow, ang ganda. Wow, bagay sa iyong gamit mo. Tapos nakita ka niya, wow, ang ganda mo ngayon ah. Wow, ang gwapo mo ngayon ah. So, ayun yun siya. So, lagi niyang kinukompliment yung mga bagay-bagay na nakikita niya sa iyo. E para sa gayon is, malaman mo na lagi siyang yung mga bagay na para sa gayon malaman mo na ina-appreciate niya kung ano yung meron sa iyo. 'Di ba? Okay? Okay na tayo. Next is i-close niya yung kaibigan mo. Of course, i-close na yung kaibigan mo. Bakit? Bakit na kailangan i-close yung mga kaibigan mo? Para sa gayon is lagi kanyang makasama. Di ba kapag lagi mo kasama yung kaibigan mo, of course, at naging close na yung crush mo sa mga kaibigan mo, of course, lagi na yan siyang sasama sa inyo. Sasama kung saan kayo pupunta, gagala, or kakain. At para sa gayon is, tutuksohin kayo ng iyong mga kaibigan. Tutuksohin kayo ng inyong mga kaibigan. So kaya ayun, i-close niya yung mga kaibigan mo para sa gayon is makahingi pa siya or kuha pa siya ng mga information tungkol sa iyo. Kasi alam naman natin na minsan sinasabi natin yung ating mga sekreto o yung ating mga ginagawa sa buhay sa ating mga kaibigan. Lalo na yung mga kaibigan natin is pinagkakatiwalaan natin, di ba? Okay, next. So ayun, i-close niya yung kaibigan mo. Okay, next. Number 9, kapag inaalam niya ang interest mo and everything about you. Okay, kapag inaalam niya, bakit kailangan niya malaman? Para sa gayon is meron siyang idea kung ano yung gagawin niya. Halimbawa, tatanungin niya sa iyo kung ano yung kulay ng damit, kung ano yung paboritong kulay mo. O para sa gayon, kapag meron siyang ibig sa iyo, kahit ang sapatos, iyan, damit, kung ano, at is malalaman niya kung ano yung kulay na ibibigay niya sa iyo. Halimbawa, nagtatanong din siya ng different songs mo. Halimbawa, yung different songs mo is, Nasta't kasama. O gayon. So at least, lagi niya yung ipasasound kapag magkasama kayo or magbos i-memorizing niya pa yun. Para sa iyo is kakantahin niya yun kapag magkasama kayo. Okay? Next. Yun siya. No, kailangan alamin niya yung mga interest mo. Diba? Para alam niya kung ano yung mga gusto mo at kung ano yung hindi mo gusto. Next. 10. 10. Nagre-request siya ng kanta na pakinggan mo. Mag-request siya ng kanta. Halimbawa, yung kanta na yun is, yung kantang yun is about love songs. So, i-request niya talaga yun. Para sa gayon is, marinig mo yung kanta na yun. Para sa gayon is, meron kang, kumbaga, yun yung way niya na sabihin yung mga bagay-bagay. Yun yung way niya para sabihin sa'yo yung mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa pamamagitan ng awit. Kaya nagre-request talaga siya ng song, lalong-lalo talaga yan siya kung ano yung mga songs na lalong-lalo na yung mga songs na nakakakita, lalong-lalo na yung mga songs na paborito mo. Okay, kaya ayun siya. Next is 11 na tayo. Nagpapasikat siya sa iyo. Bakit? Halimbawa is yung crush mo is basketball. Kaya siya ng paraan para sa iyo is mapansin mo. No, para yung attention mo is sa kanya mapunta. Halimbawa, yung crush mo is dancer. No, halimbawa, yung crush mo is magaling sumayaw. Tapos kapag nakita niya na tumitingin ka sa kanya habang nagsasayaw siya, of course, magpapasikat talaga yan siya. Magpapansin talaga yan siya. Is mapansin mo siya. Para sa gayon is makuha niya yung attention mo. Para sa gayon is lagi kang nakatingin.
Next. Yayayain kanyang kakain sa labas or manunood ng sini. Of course, di ba? Kumbaga, yayayain kanyang makipag-date. O, halimbawa, manood kayo ng sini. Lalong-lalo na yung sini na paborito mo. Halimbawa, yung paborito mong ano is yung mga Disney or yung mga love story, no? Halimbawa, yung gusto mo panoorin is Hello Love Goodbye, no? So, ayun. Huh? Ayun talaga yung pipiliin niyang movie para sa gayon is matuwa ka no sa pinapanood niyo din ay iyain kanyang kakain kahit saan sa Jollibee ba yan siya sa Chowking basta kahit ano ba yan siya mamahalin niya siya kaya niya yan para sa kasi gusto kanya na ma-interest siya kaya lahat gagawin niya para sa iyo lahat gagawin niya para sa ikakasaya mo. Okay, next, last but not the least, mga kapatid, tatanungin mo siya kung may gusto ba talaga siya sa'yo. Hindi yun, nakita mo na yung mga signs na yun, is nag-a-assume ka na na may gusto sa'yo yung taong yun. Nag-a-assume ka na na yung taong yun is meron talaga siyang gusto sa'yo. Huwag tayo mag-assume, mga kapatid. Kaya kung gusto mo talaga malaman, nag-crush ka talaga ng crush mo, tanungin mo siya kung may gusto ba siya sa'yo. Para sa'yo is hindi tayo aasa, para sa'yo is alam natin kung saan tayo dumaan. Diba? Mas mabuti na rin kasi yun na sabihin niya talaga kung nag-effort siya. Lahat yun, ibinigay niya sa'yo. Lahat ng bagay na gusto mo, ibinigay niya. Lahat ng ginagawa, ng magkasintahan, ginagawa niya sa'yo. Ang ginagawa dapat ng isang boyfriend, ginagawa niya sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung reason niya, kung bakit niya ba yung ginagawa. So dapat, tatanungin mo talaga siya. Nung tatanungin mo siya kung gusto mo pagkakit. Para sa gayon is alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay? So, ayun na mga kapatid. Thank you so much. So, I hope na meron kayong tutunan or meron kayong natatandaan sa mga signs na ibinigay ko sa inyo para sa gayon is malaman nyo na may gusto talaga sa inyo yung crush nyo or crush din kayo ng crush nyo. I hope, mga kapatid, kung nagustuhan nyo man itong video to, paki-like na lang po. Again, I am Ramel at naniniwala ako sa kasabihan na kapag gusto mo yung isang tao, sabihin mo bago pa mahuli ang lahat. So thank you so much, mga kapatid. Kapag ka sa Tita Kids sa susunod, mga kapatid. Ingat po tayo lagi at